Grabe mga women, guys. Wala na kayong maisip na content. Oh my God! Nung after nyo mag-sorry, hindi na siya naglakas ng loob na i-post pa, diba? Kasi nanghingi ka na ng sorry, ha? Sana naging ano ka, naging sincered ka, diba? Back at it again with another vlog. And for today's video nga, gagawa tayo ng reaction video sa isang viral na kinansel na kala ni Young Vito. Para sa mga hindi po nakakakilala kay Young Vito, siya po ay rapper na pasikat pa lang sana. And sumikat naman siya in a bad ways nga lang. Ayun, alam po kung bakit ka nandito kasi gusto mo mapanood ang reaction video about kay Young Vito. At kung bago ka pa nga lang sa channel ko, i-click mo ng subscribe button at i-click mo ng notification bell para updated ka sa mga next videos ko. Kung gusto mo nga mapanood ang reaction video ko kay Young Vito, just keep on watching. So ayan, mapatugtugin na natin, guys. Actually, nag-download na ako sa laptop ko. So, feeling ko baka ma-cancel na rin yung nasa YouTube. Nasa kotse pa siya. Pero aminin nyo, sit siya sa part na yan. Doon pa lang sa sinabi niya na yun, parang offensive. Hindi lang siguro sa transgender, kahit sa babae. Kasi parang, alam mo yun, parang nagbigay na siya agad ang negative pa. Ano ba yun sa babae? Ang detalyado niya, sobrang detalyado niya ng mga sinabi niya about dun sa experience. Ang lupit, ang ganda niya gumawa ng beat. Kung paano niya i-ano yung kanta, diba? Kung paano niya na-compose. Hindi ko alam kung parang impromptu lang niya ba yung ginawa. Pero ang ganda sana kung hindi sana yung ganun. Lalo na ngayon sa mga millennials natin, katulad natin. Ang daming offensive na ngayon na may masabi ka lang na konti. Pwedeng makasakit ka na or hindi na maganda pakinggan para sa iba. Kaya talaga, be careful sa mga words talaga. So yun, guys, I'm not pro, disclaimer lang po, I'm not pro to anyone, any gender. Wala po akong pinapanigyan sa kanila, sa mga iba netizens or what. Pero ayun nga, medyo offensive talaga yung kanta niya. Although marami na tayong napakinggan na mga offensive, na mas offensive pa na kanta. Pero kasi as an influencer, dapat ginagamit talaga natin sa tama. And ayun, nagkamali lang siya talaga ng treat. Although sumikat nga siya, pero in a bad ways kasi ang nangyari. Diba, kinuha pa nga siya ng libre goals or so on. Para sa akin lang, diba, pinost niya to ng December and nag-sorry na siya ng December. Sana naman, nung after niya mag-sorry, hindi na siya naglakas ng loob na i-post pa, diba? Kasi, nanghingi ka na ng sorry, ha? Sana naging, ano ka, naging sincered ka, diba? Dapat naging sincered ka sa sorry mo talaga. Kasi, diba, kung sincered ka, bakit papayagan mo pa na i-release pa yung kanta na ang dami na nga, una pa lang yung dami na nagalit. Ayun, be careful lang talaga. Dahil dyan, magbabasa tayo ng mga comments sa Twitter. Ito ay pawang mga babasahin ko lang, guys. Galing kay Mark Heronimo. Is this Bobo Records? Wala na kayong maisip na content. Oh my God!
ano, comment na memes ni Beng Beng. It's a trash. Galing kay Paul Competente. Maliit siguro anti. Ano yung comment? Grabe guys. Listen to my song instead of this trash. Ayon kay Edel Shan. Galing kay Ralph Paloma. Amoy padis ka pa din. Awit inalis. O nga no, awit inalis. Grabe yung mga comment guys. Tsaka pwede pa rin naman tayong gumawa ng kanta na kakaiba, nakakatawa, nakakaiba sa bawat para sa lahat. Don't spread the hate. May message to Young Bito. Siguro may tamang time para sa karir mo at hindi ka pa naman siguro malalaos. At alam ko marami pa rin susuporta sa'yo. And ang message ko lang sa'yo siguro, mas kumuha ka pa ng kanta. Alam kong magaling kang rapper kasi nag-check out ako ng ano mo, ng mga album mo sa Spotify and sa YouTube. Alam kong magaling kang rapper at siguro nga, baka hindi mo lang talaga sinasadya at that's your experience na kinanta mo lang kung ano yung biglang pumasok sa isip mo from out of nowhere. Sigurado ako na may mararating ka pa. Siguro, mas maging sincere ka lang sa mga taong nasaktan mo at alam ko na marami talagang nasaktan at nagalit sa kung ano mang kinanta. Hindi na siguro mabubura yun kasi mabilis ang social media. Ako nga, nakakuha pa ako ng copy, diba? Yun lang sana yung magiging aral sa bawat isa sa taong gumawa rin ng kanta. At sa gumawa naman ng beat, ang ganda ng beat mo. Ayun, huwag nyo siyang i-bash daw dahil nabasa ko eh kasi nagbasa ako ng comment doon na hindi daw siya kasali doon sa kung anong beat na ginawa ni Young Bito nga, na parang kumakla siya doon na dapat hindi siya sisihin dahil hindi naman siya yung gumawa ng kanta. Yung beat. So yun guys, thank you for watching this video at kung nag-enjoy ka nga sa panonood ng aking reaction video, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka sa mga videos ko. See you on my next vlog. Bye!